wala na bang katapusan ang problema mo na yan, Imon? Hasta karon ang mga alasan na iprinda mo, hindi pa nato natutubos. Hindi ka na ba magbabago? Amo ang mabudlay sa imunay? Kaya di na paasa mo? Ako? Ako pa karon ang madaldal. Ay, sus, Ginoo. Ah. Nay, ito na ang pinakahuli, Nay. Last na, Nay. Dahil kung hindi mo ko tutulungan dito, hindi ako na magbilang ako. Nako, sirmi na lamang yan, last-last. Lagi na lang last. Nasawa na ako dyan sa last-last mo. Talaga, pero ngayon, last na last talaga. Tulungan mo man ako. Walang nabibilanggo sa utang, Nong Imon. Hoy, Pidong! Base hindi mo kilala si Mr. Lazaro, ha? Ma-impluensya yun! Kayang-kaya ko ipakulong nun! At pwedeng papatay! Mayugani na, patsyon ka na lang, ha? Ano galing sinasabi mo, ha? Lumalaban ka ba? Eh, wala naman akong kasalanan. Bakit didadam? Ano ba isip ka sa mong? Na! Hindi ko yasin mo magbato, iya! Pakita mo natin kung inaano kayo! Gusto na yan! Tumigil ka na! Basta si Ren! Narinig mo ang sinabi niya sa akin! Ang hirap sa'yo! May problema ka sa labas! Dinadala mo rito sa bahay! Ano mo na? Pidong tigil na! Hindi ko yung magbato! Ano ko na ba? Pidong tigil na! Ibus na ka mo! Bakit ito, inay? Lilo! Lilo, si Imon! Naipit na naman daw sa sugal! Naipromesa niyang pambayad ang ating bukid at lupang kinatitindugan ng atong balay. Imon, kaya tagal tayo naghintay para tayo magkaroon ng sariling lupa. Kung hindi pa sa aking kaibigan sinasal, marahil palaboy pa tayo dito sa Mindanao. Alalahanin mo, Imon, panahon pa ni tatay. Pangalap na ninay na magkaroon tayo ng sariling lupain. Lilo, huwag kang mag-alala. Mas malaki pa rito mabibili natin. At saka hindi naman ako laging talunan, ha? Di ba noong nakaraan nanalo rin ako? Lahat naman tayo nakinabang, di ba? Oo nga, pero iba na yung gusto mong mangyari ngayon. Ang panalo baka sakali, ang talo palagi. Baka nakakalimutan mo. Nawalan tayo ng bahay at tindahan sa salaman ng dahil na rin sa kasusugal mo. Isa ka pa! Tumigil ka na! Nay, huwag ka na sumagot. Baka lalo lamang lumaki ang sunog. Yan ang hirap sa'yo. Lahat ng tao din nadamay mo eh. Pati tuloy si Inday. Totoo naman lahat ng sinasabi niya eh. Ba, mahiya ka naman. Gusto na! Lilo, umatan na sila! Umatan na sila! Bayayin sila, Inay. Bayayin sila, Inay. Magpalit pa sa sama ng loob. Ay! Katay! Sige! Sige! Ampas mo! Lilo! Hindi pwede na! Sobra ka na yung muya! Lalaban na ngayon ako! Sobra! Teka, teka! Sige! Sige! Tapon mo yan! Itiwan mo! Tapon mo! Sobra ka na yung muya! Tapon mo yan! Ipagpatuloy ninyo ang sama ng loob. Sige ha ang practice. Ang magkapatid nag-aawal! Awatin natin. Dartin, bitiwan mo nga yung manok mo. Tulungan mo naman si Feliciano. Pabayaan mo sila. Eh, natatandaan ba yaman ang mga batang yan? Yan kagayang-kagaya ni Feliciano. Kapag may pinagtatalunan yung mga bata, pinababayaan maglabo-labo. Pidong? Pidong! Manong? Saka ka dire. Pidong, bupo ka. Gusto ko magkaintindihan tayo, Imon. Kobe, may sama pa ng loob kay Pidong. Manong ko sa bagay. Ako talaga may kasalanan eh. Napag-isip-isip ko na talaga ang sasakit ng mga sinabi ko kay Manong Imon. At saka lalong-lalo na, hindi dapat ako lumaban sa kanya dahil mas matanda siya sa akin. Wala ka namang kasalanan eh. Ako ang dapat sisihin. Dahil ako nag-umpisa. Inay, ayan na pa yung iniiyak ninyo.
Eh, nagkasundo lang nga itong dalawa. Ang dapat natin pag-usapan, kung paano natin malulutas ang utang nito kay Lazaro. Di, pagtulong-tulungan lang natin magkakapatid, kamukha nung kikitain ng inani kong palay, bibigay ko na lang sa kanya. Ako, kuya, yung napagbenta ko sa uling, ibibigay ko na sa'yo para makatulong. Eh, Manong, pasensya ka na kanina sa pagkakapatid ko sa'yo, ha? Wala yun. May magagawa rin akong paraan sa kuprahan. O, di walang problema. Mauhulog-hulogan din natin ang pagkakautan ni mo kay Lazaro. Ang importante lang naman, ang huwag mabenta ang ating bukid at bahay. Kawawa naman si Nay. Manong, gusto ginaya? Nay, ginasumpa ko, Gid. Hindi ko na magsusugal. Talagang talaga, Nay. Kasama na lang ako sa kuprahan. Kay Pidong, kung magsugot siya. Nga, Bindi man. Oo, da yun eh. Yan ang maganda. Lunoy, daki. Dondoy. Oh. Wala si Imon dito. Isang linggo nang hindi umuwi. Wala pa akong tinatanong si matanda ka eh. Wala na? Kapatid ka ni Imon, ano? Oo. Matay de, babay. Kapakairkad na makalabat sa utang. Haribus. Pwede. Pwede. Bakit pati ako idadama niyo sa pagkakautang ni Manong Imon? Bakit? Ayaw mo ba? Dondoy, palagay ko na sa kuprahan. Inay, alam niya yata nilang nasa kuprahan si Manong Imon. Ate, Diyos ko. Sino yan? Kakay, punta mo si Manong Lilo. Sabihin mo na delikado si Manong Imon. Ang kat ni Dondoy. Bilisan mo na. Oo. Bilisan ko. Natutuwa ako sa nakikita ko sa'yo. Nagugustuhan mo ang trabaho rito, ah. Alam mo, Pidong, ngayon ko lang nalaman ang kahalagahan ng pera kapag galing sa tulo ng pawis. Mahirap, pero masarap. Okay lang. Sayang, medyo nahuli lang konti nang malaman ko. Nong, walang kabutihang nahuhuli. Kinapadayaw ta ka, Nong. Dondoy. Panago ka, Nay, no? Sige. Simon. Tinatanong kita. Asan Simon? Balagay! Hindi ko alam.
Jesse! Pre naman, bakit kailangan nyo manakit ng tao ay nagtatanong lang naman kayo? Wala rito si Manong Imon. Pero huwag kayong maglala. Napagkaisa namin magkakapatid na bayaran namin ang utang niya sa inyo. Bukid ninyo ang pinangako niya. Kaya kailangan ko ang absolute deed of sale na pirmado ninyong magkakapatid. Pera ang ibabalik namin sa inyo. Pero hulugan, magsisimula kami ng hulog sa isang linggo. Kung wala kayong pera ngayon, wala kayong hulugan. Pero babayaran ninyo. Bawat piso. Isang hagupit. Sa inyong magkakapatid. Subukan mo. Nakuplasin ko bawal ang ulo mo. Ganon, ha? Mabuti kung demanda lang abutin natin. Makakaya ko na makakuin ng lahat. Total, kasalanan ko naman. Ang masama, makabueltahan tayo. Di, maayo pa. Puliin lang kita sa antike. Mas malayang pa yun ang ginaiisip mo. Masasayang lamang ang ating pinakikipaglaban kung iiwanan natin ang ating bukid. Hindi naman mawawala yung Manong Lilo. Kapag iniwan natin ang ating bukid, wala na tayong babalikan pa. Mapapasakal nila na yan. Nung Lilo, kung hindi naman tayo aalis dito, lalong malalagay sa panganib ang buhay natin lahat. Yan ang hirap sa inyo, pura alis, alis. Hindi nyo ba alam kung gaano kahalaga ang lupa na yan sa nanay? Nung, ang ibig mo sabihin, lalaban tayo sa kanila? Natural! Natuto na tayo lumaban, di ba? Hindi na tayo uurong. Oo nga, Nung. Pero, paano naman si Inday? Hindi sila pwedeng lumaban eh. At baka mamatay pa si Inay sa nerbiyos. Habang tayo nakakaisa, ipalatag ninyo ang inyong kalooban. Wag, wag, wag,
Maawala po kayo sa akin. Ano po ba nagawa ko kasalanan sa inyo? Huwag! Huwag! Hindi ka din niya tayo. Huwag! Baluhin ako sa akin! Do. Wayaki, batanok kile mairan. Wayaki! Kitin! Lilo, kilala namin ang mga babaril kay Kitin. Dahil ng mga pagarekan, mapasatan na paginumap, sultan sa bayan. Kuwata sa mga ati ayong babay. Ito, niya brug-brug sa akin aki. Di akatawan siya kailan, upag wapas sa babay. Kaya tangan din aki, niya brug-brug sa akin aki. Ay, ako to. Bukas, hindi na ito ang inumin natin. Stay sahit! Ato aki, mapita sa kapipita. Napakakuwata sa mala atirak. Ato si aki uto, napakaumas. Subustano. So aki to, bustano apugi. Katatanake, niya kakuha ka. Lilo! Huwag! Lilo! Makinig ka sa akin! Huwag! Lilo! Lilo! Makinig ka sa akin! Huwag pinatay mo sila! Mananagot ka! At sino mananagot sa pagkakapatay kay Kintin? Meron tayong justisya, Pidong. Eto. Dala kong kanilang waran. Sa kanilang matawkiran. Based on the testimony of the BSDU members and the result of the paraffin test, a prima facie case is established against the three suspects and the murder of Quintin Duces. Baka naman nagkakamali ka, Fiscal. Alalahanin mo, ang nagdemanda at mga testigo ay mga Kristiyano at mga nasasakdal ay mga Muslim na katulad mo. Sa kasong ito, Kristiyanong pinatay, dapat ikaw ang una magmalasakit sa kanila dahil ikaw ay Kristiyano. Kaibigan ko mga Muslim. At kaway mo mga Kristiyano, ganun ba? Hindi ko sinabi yon. Ganun ang pinahawatig mo. Kung ganun ang pagkakaintindi mo, dapat ay lalo ka masiyahan. Dasisyon ako, Master Lazaro, na nagiging maliwanag ang kaso. Lumulutang ang galit mo sa mga luces. Pag napatunayan ko na may kaugnayan ka, isasama ko sa demanda ang pangalan mo. Kung yan ang gusto mo mangyari, ikaw ang bahala, Fiscal. Sandali lang, Mr. Lazaro. Tandaan mo ito. Dito sa Mindanao, ang Kristiyano at Muslim ay pareng may karapatan sa ilalim ng ating batas. Pagkat ikaw at ako, parehong Pilipino. Eli! Eli! Eli!
Lilo, nakikiramay ako. Kung may pinagsususpechahan ka, sabihin mo lang. Salamat. Makakatulong sa atin si Kapitan Torno. Huwag kang mag-alala, Lilo. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng katarungan ang pagkamatay ng nanay mo. Ang inaalala ko lamang ang aking kapatid na si Inday. Hindi ko alam kung nasaan siya. Lahat ng pinaghihinalaan mo ay pinasusubaybayan ko na. Idinimando mo si Lilo sa nangyari sa iyong anak. Posibleng hindi ka pa nasayahan doon. Kaya maaaring inutos mo ang pagpatay kay Quintin at kay Aling Cornelia at ang pagdugot kay Inday. Alam ko sa mga sandaling ito, pinag-iisipan mo ko kung paano mo ko isusunod sa kanila. Wala akong kinalaman sa binibintang niyo sa akin, Mayor. At lalo na sinasabi mo, dahil hindi kita kilala. Ngayon, kung may reklamo ka, pagdimanda ka, alis na ako, Mayor. Huwag ka mag-alala. Sa lalong madaling panahon, lulutasin natin ang kasong ito. Salamat, O Mayor. Pepe, pagpatuloy mo pagsisiyasat. Opo, Mayor. Sa katunayan po, hindi rin kami tumitigil sa paghanap ng kanyang kapatid. Salamat, Pepe. Mayor, tutuloy na ako. Kawawa naman siya. Hoy! Cristiano! Ali, may bisita ka. Nay Luwaki, mapita at anong makapagilayaw. Bukas! Magkikita tayo sa labas! Kaya sukaran siya kayo ito. Lilo, huwag kang maniwala. Matibay ang ebidensya ni Piskal laban sa kanila. Mabubulok sila sa bilingguan. Ikaw ang umuubo sa pamilya ko. At ikaw naman ngayon, ang susunod ko. Kung ako lamang ang gusto mong pagigantihan, ba't kaya lang dami yung pang aking kapatid? Ang aking ina, wala sila kasalanan.
ubusin ko man kayong lahat, ay hindi pa sapat na kabayaran sa ginawa mo kay Tontoy. Ano? Manong! Tulungan ako! Manong! Itaas yung kanyang mukha. Pakita niyo sa kanya kung gano'n naghihirap sa kanyang kapatid. Pabayaan niyo siya! Hindi makakalayo yan! Inday! Inday! Ngayon, manuso tayo, hayop ka. Hindi na magtatagal ang buhay niya. Sige, ibitin siya. Hanggang sumabusan ng dugo. Kapitan, tama-tama ang dating mo. Inom muna. Sige, sige. Sa mga bata mo. Siya nga pala, Kapitan. Kumusta si Liloy? Wala eh. Hanggang ngayon, di makita eh. Hayop din si Lazaro. Nasugatan lang yung anak eh. Gusto na ubusin ang pamilya ni Lucis. Kasi naman, kaisa-isang anak si Tondoy. Kahit na. Buhay pa naman ah. Ang sabihin mo, matibay lang ang kapitla, kaya malakas ang kanilang loob. Eh, tayo lang hindi nila kayang banggay na. Eh, ano naman ginagawa ni Kapitan? Bakit hindi mo tulungan? Ah, hindi pa pwede. Baka masabit lang ako. Ito lang pagsama-sama ko sa inyo eh. Nasisilipan ako eh. Itong si Lilo, mula nang maging kaibigan niya sinasal, hindi na isinangguni sa atin ang kanyang mga problema. Akala niya siguro mabibigyan siya ng proteksyon. Pero alam niyo, may suspecha ako na hanggang ngayon ay buhay pa si Lilo. Wala na ba tayong gagawin, Manong Imon? Iaasa na lang ba natin sa pulis ang nangyari? Bukas ang madaling araw, aalis kayo. Babalik kayo sa Antique. Magigiron, ligtas kayo. Nung hindi pwede na, kung ano man ang plano mo, sama-sama tayo dyan. Hindi, Pidong. Ako ang may kasalanan. Dapat nung panila ako napatay. Hindi kayo dapat nadamay. Tapos na to, ya! Ano man ang problema mo ngayon, problema natin lahat dyan. Ginsiling kong malakat ka mo! Mapahuli ka mo! Hindi kami magpuli, no? Mapatay game mo yan, mapatay naman kami! Kaka, hindi tayo alis dito, ha? Maglaban man ako, Manong Imon. Manong Imon! Kakita na. Thank you.
Sige, sir. Manong. Sige. Manong pinaw! Manong! Nasal! Ako magpapalabig sa mga kapatid ko. Kailangan sila ma-autopsy, Ridong. Hindi na. Balang tumama sa kanila, gaya ng tama ko. At galing sa mga tauhan ni Lazaro, ayokong makialam ka rito. At ayokong pangakuan mo ako ng ustisya dahil hindi ako gaya ni Lilo na maaring maniwala sa'yo. Wala ka sa sarili mo, Ridong. Maliwanag ang isip ko. At maliwanag din sa akin na yung uniforme mo ay may kinakampihan. Kung hindi masalapi, mga Muslim na katulad mo. Huwag ka naman ganyan. Marunong din ako masaktan. Sinabi ko sa inyo, huwag niyo siyang pakilaman! Bakit? Totoo naman lahat ng sinabi ko, di ba? May ustisya bang pagkamatay ng nanay ko? Wala! Nawala si Inday at si Lilo. Di bang kay nila hindi nakita? Ngayon naman, si Kakay at si Imon, darating ang araw ako naman! Anong nagawa mo? Nasaan ang pangako mo, ustisya? Hanggang ngayon, hindi ako tumitigil sa paghahanap ng ustisya, Pidong. Ustisya, dahil ka nang tumigil, Lasal! Dahil siguro bayad ka na kay Lasaro! Alam ni Kilos! Sige, dala na, patay na yan! Tandaan mo, katulad din ninyo mga Kristiyano, mayroon din mga Muslim, marunong magpahalaga sa karangalan. At ibig ko rin malaman mo, ikaw, ako, parehong Pilipino. At si Feliciano, bilang kaibigan, minamahal ko. Hmm.
Naghihirap kami sa kalagayan mo. Karami mo ako. Pero itong tandaan mo, hindi ako titigil hanggang may natitirang lusis sa pamilya ni Feliciano. Mr. Lazaro, may humahanap po sa inyo. Anong balita, Abdul? Boss, hindi na ho namin inabutan si Lilo. Malamang ho, habang naghihirap siya, nilalapa naman ng mga hayop ang katawan niya sa gubat. Maswerte pa rin ang hayop na yan. Naging madali ang kanyang kamatayan. Sana, langgam na lamang ang umubos sa kanya. Nang lalong tumagal ang kanyang paghihirap. Sinday, mga bakas na lang ho ng dugo nakita namin. Natitiyak ko, siya nang inubos ng mga langgam. Kung ganon, si Pido na lamang natitira sa mga losses. Lagi ho siyang kasama nung magtatrabaho sa Copran. Hindi lang ho sa matiyempo ng grupo. Sabihin mong inip na ako. Huwag kang mag-alala. Kami mga kaibigan. Sino ka? At paano napunta sa iyo ito? Ewan ko. Hindi ko alam. Ngayon ko lamang nakita yan.
Si Mao? Siya si Mao Babilia. Kung hindi man, siya sinugo para tayo sagipin sa pagkape. Si Mao! Nagbalik siya, mga kapatid! Ane! Ane! Saan po bang lugar ako naroroon ngayon? Narito ka, sa tribo ng mga Tiroray. Ang Liping, palaging inaapi. At madalas pagsamantalahan ng mga taong ganit. Pinahalis sa bawat lupang aming linisin. At pagkatapos, muling itataboy sa kagubatan. Malapit na naman kami humanap ng ibang kagubatan para pagyamanin. Salamat na lamang at tumating ka. Ngayon, hindi na mangyayari yun, Mao. Teka, bakit yung ba pinagpipilitan na tawagin ako si Mao? Hindi ako si Mao. Hindi ko siya kilala. Si Mao lamang ang nagsusuot ng kwintas na yan. Pero hindi ako si Mao. At hindi ko alam kung paano napasuot ang kwintas na ito sa akin. Teka nga ho. Sino ho ba si Mao? Siya ang tagapagtanggol ng mga Tiroray laban sa mga mang-aapi. Ngunit nawala siya. May 30 taon na ngayon na nakararaan. Tanggapin mo ang mga sandatang ito. Magagamit mo. Laban sa iyong mga kaaway. Makakasama mo rin ang iba naming mga tauhan. Mag-ingat ka, Lilo. Salamat, Mila. Ay, mga tayo, brera! Ay, mga tayo!
Kilala mo ako? Paano magiging sulilo yun? Kung buhay man siya, sa pahirap na ginawa ko, imposible makalalakad pa siya pagkaraan at atong araw. Ano? Nang milagro? Yun nga pinagtatakahan ko, boss eh. Pero sa report ng polis, si Lilong nakilala sa Malakay at kasama mga tiruray. Kahit na nakabalat kayo, nakilala pa rin siya dahil sa kanyang mga kilos. Totoo yun, boss. Kahit sa bayan, siya rin ang sinasabi ng mga tao. Mga buhang, naniwala naman kayo? Si Pitong yun! At yung sinasabi ninyong tribo ng mga teroray, yun yung mga trabahador sa kooperahan. Para iligaw ang mga tao, lalong-lalo na kayo. At hindi lamang pagpatay sa ating mga grupo ang maaari niyang gawin. Pati panunulog. Kaya ngayon din, bantayan niyo ang bahay rancho. Pati na ang ating pasugalan. Alam ko na ikaw ang kanang kamay ni Lazaro. Lilo. At ikaw ang bumatay kay Nday. Lilo, tinutupad ko lang ang mga pinag-utos sa akin ni Mr. Lazaro. Kung gayon, ako naman ang susundin mo. Kung gusto mo pang mabuhay. Mabuhay? Ano ba gagawa mo, Lilo? Hindi ako kasama ang tao. At hindi ako bumapatay na walang laban. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo! Lilo. Kunin mo! Hindi ako lalaban sa'yo, Lilo! Hindi ako pwede lumaban sa'yo, Lilo! Hindi tayong dalawa maglalaban. Ipapapatay ko lamang sa'yo. Ang mga kasama mo! Huwag, Abdul! Huwag mo siya pakinggan! Ipapapatay? Kapag nagawa mo yan, ligtas ka na. Paano ko sila papatay, Lilo? Pialay! Sige! Abdul, huwag! Sige! What?
Huwag! Huwag up yun! Huwag! Huwag! Di! Lilo, sinunod ko na utos mo. Uwi na ako. Sandali lang, Abdul. Ha? Bakit, Lilo? Alam mo, Abdul, may kasabihan. Yan doon masamang dabo, mahirap patayin. Pero para sa akin, madaling pumatay ng masamang damo. Isa na lamang ang natitira nating kaaway. Yan ang ama ni Dondoy. Hindi lang siya Manong Lilo. Ang buong komunidad ng mga Muslim ay kaaway mo na rin. Dahil marami sa mga inosenteng taong nadamay sa ginawa mong pag-iigante. Tuloy, nalagay sa alanganin ng mga Kristiyano. Yan ang dahilan kung bakit ako naririto. Kailangan magkaroon tayo ng presang iharap natin sa kanila. Manong, ano ba talagang plano mo? Magtatatag tayo ng grupo. Yang mga kasama mong Kristiyano at mga tiruray. Pagsasamahin natin sila sa isang organisasyon. Anong organisasyon? Organisasyon ng mga api! Sa mga taong tinutulak mabuhay. Sa tira-tira lamang. Sa mga latak. Sa babandut at posali. Ang mga taong api na itinuturing na nakapan din rin daga. Thank you.
alam kong ako lang susunod mo. Kaya ako nakahanda. Kung may sa demonyo ka man, kaya ka ng buhay. Ngayon, hindi ka na makakaligtas. Palis ang bala mo. Sabog ngayon ang tumbong mo. Nagpabaya sa kanya. Alam mo yun, Hepe. Pero ang mga napatay niya ay napatunayan may kaugnay sa pagkamatay ng kanyang ina at mga kapatid. Hindi siyang batas, Hepe. Iyan ay pinalala ko sa iyo. Bukod sa pagiganting ginawa niya, maraming mga inosenteng taong nadamay. Nandun na ako, Piskal. Nagkasala siya. Pero sa palagay ko, may karapatan pa rin siya para marinig sa husgado. Alam ko. Pero binaliwala niya ang husgado. Kahit nung, Piskal. Pero yung shoot to kill order ay hindi pa rin dapat. Kaibigan mo siya kaya sinabi mong hindi dapat. Pero ako, alkalde, laging pinipitin sa lahat ng tao. Kung hindi mo siya kaya, pababaya ako na pumasok ang militar. Malipayon yung pag-asawa, Manong. Salamat, Pito.
Hanggang dyan lang kayo. Hindi ka nagpunta rito para magipagpatayan. Talaga? Dahil hindi nyo kami kayang patayin. Pito! Tama na. Lilo! Nasal! Alo sa dyan nyo rito? Lilo, delikadong tayo mo rito. May audacity to kill sa'yo. Nananahimik na ako rito. Hindi sila naniniwala doon. Bukod sa mga Tirubay at mga Ilonggo, pinamumura-mura ang mga pangkat ng Manobo sa ilalim ni Commander Ligaya. Commander Ligaya? Pero Nasal, sa mga gawain ng mga Manobo, wala akong kilalaman dyan. Ako maring maniwala. Si Mayor at ang mga militar, ay hindi. Natatakot nga ako. Baka militar pang lulusob sa inyo. Bigyan mo ko ng konting pagkakataon. Lilinawin ko ang lahat. Diyan sa kinatatayon mo! Kung away lang mga Pinita namin dito, kanina pa sana kami nagpaputok. Kaya minumukhay ko sa iyo. Salabungin mo kami bilang kaibigan. Manong! Manong Lilo! Inday! Manong Inday! Lilo! Inday! Inday! Manong Pinong! Kumusta ka nan? Ito. Inday, buhay ka pa pala. Siya si Amid ang kanang kamay ko. Halos patay na ako nang makuha nila. Sila ang gumamot sa akin. At pinamuluan mo naman sila. Kailangan nila na magbubuklod sa kanilang damdamin. Ginawa ko yun para bigyan sila ng lakas na loob na lubaban sa mga nangaapi. Katulad din nila tayo, Manong. Inaalipin at tinatapakan. Tinataboy sa kawalang pag-asa. Hindi ako tutol sa pakikipaglaban ninyo. Kaya lamang. Bakit pati pangalan ko'y kinakalagkan nyo? Hindi namin ginagamit ang pangalan mo, Manong. Siguro ay dinadami ka lang ng mga taong galit sa'yo. Ate, mga militar daw. Militar daw. Tayo, umulog kayo sa akin. May masamang babala. Hindi na kami dapat matagal pa dito. Thank you.
Lilo, militar ang sumulakay. Ikaw ang hanap nila. Sayang, nahuli ka ng dating. Sana'y nailigtas mo ang ating mga tauhan. Saligan ninyo ang mga kulintas sa inyo talan. Kailangan ninyo yan sa ating mga kaway. Habang sotyo ito, mararamdaman ninyo na kayo ay ako at ako ay kayo. Humihingi ng reinforcement ang munisipyo ng Pikit. Nanggugulo daw si Commander Toothpick. Bring our men there right away. Yes, sir. Manong? Pidong, sasalakay na tayo. Sige. Mga kasama! Mga kusino kundi palahon, pinasalakay mo lang tribo. Wala akong nalaman doon, Lilo. Yun ang naging pasyal mga militar. Totoo sinasabi na nasa, Lilo. Huwag kayo makailam. Pestrana, baka pati kayo madamay. Nasa iyan, Lilo. Kung gusto mo idamay kami, idamay mo kami. Pero isipin mo, magkaibigan tayo. Torno! Wala kang kwenta, tao! Kung galit ka mo sa militar, ay huwag mo kayo dadamay. Hindi ako kasama sa sumalakay sa Barrio Tiroray. Militar ka pa rin. Hangat mo buhay ko. Lilo, nagkakamali ka kay Torno. Kung hindi nga kay Torno, siyang humarang sa isang batalyon ay padadala rito. At saka isa pa, yung mga armas nyo, pupwede ba doon sa mga armas na moderno lang? Di subukin nila. Patsong ko silang lahat. Hindi na kailangan magkasubukan pa. Nakiusap na kami sa itaas para bigyan ng pagkakataon sumuko. Inihintay ka sa Malacanang, Lilo. Pakikinggan ka ng presidente, alang-alang sa mga minamahal mong Ilaga at Tiroray. At siya lang hiniling namin sa Malacanang bago kami nagtuloy dito. Matagal kong nahangad ang pagbabagong buhay mo, Lilo. Ito na ang pagkakataon na kikiusap ako, alang-alang sa kapayapaan. Nong, kung anong desisyon mo, masunod lang kami. Kung gusto mo away, awayan to sila eh.
Pero kung para sa katahimikan, payag kami. Ang mabilanggo ng apat na taon, si Feliciano Lucis, alias Commander Toothpick, ay binigyan ng amnistiya ng Pangulo. Kasabay ng pagpapalayang ito, ang minuriyang Teruray at Manubo, pati ang mga ilaga, sa pakiusap ng nagpakabuting si Toothpick, ay pinagkalooban ng Bukirin. At buhat noon, sa piling ng kanyang mga minamahal, si Feliciano Lucis ay namuhay ng matahimik at mapayapa. Kayo matakot. Hindi ko kayo papatayin. Basta't sumunod lang kayo sa aking pag-utos. Magmula ngayon, ang ibinibigay niyo sa mga barako, sa akin niyo nabibigay! Sa sulo! Malulad! Yes, boss? Boss. Kasalanan mo yan, padre. Dapat oskuro sa ating binayaran para sa ating proteksyon. Huwag mo kong sisihin, padre. Paano kung malalaman ganun pala kahina ang mga barakos? Bueno, huwag na nga tayo magsisiyang, kumpadre. Ang problema ay ang pagkalugi natin ngayon dahil sa laki ng hinihingi ng mga oscuros. Well, if Oscuro and the Barako are under our company's payroll, a third gang can be tagged as a culprit. How about the people you drove away from the land? No, they can't fight us. They are weak. You know that, Captain Torno. Imposible ngayon, Torno. Hindi posible yan, Mr. Panlilio. Masamang magalit ang taong nape. Pumapatay ang kahit hindi binabayaran. Tulad ni Feliciano Luces, nung naghanap siya ng katarungan. How's that? He was just reminding us about the fight of our friend Feliciano Luces, alias Toothpick. That's it. Toothpick. He and his gang. That was the third force I was referring to. Frankly, Mr. Palmer, he's now living a peaceful life with Attila Rice and his gang. Well, Mr. Palmer, you see, this is the situation. Only the Ilaga gang, under the leadership of Feliciano Lucis, can solve your business problems. Well, of course, under the assistance of Captain Torno. Paano, Mr. Dolendo? Mr. Samonte? Yung mga binabayad nyo sa Iskuro, mga barako, eh sa isang tao lamang, kay Toothpick, wala na kayong problema. Kung sigurado ba, kahit doble. Kala ko. How about you, Mr. Palmer? How much can you give? Name your price. Oh, pista na. Napasyal ka. Ikaw talaga sa Jaco Lilo. Sandali lang, bababa na ako. Tayo nyo na lang ako yan. Ah, Lilo. Hello, pista na. Mabuti't inabutan kita. Eh, kailangan ka sa headquarters. Kailangan militar ang tulong mo sa pagsupuri ito sa Iskuro at Barakos.
Bakit ako? Eh, trabaho ng militar yan. Eh, kung militar, ang susugpo sa kanila, maraming taong bayang mamamatay. Eh, kung ilaga, sa pamuno mo, konti lang. Eh, makita ka lang ng mga yun, magtatakbuhan na yun eh. Alam mo, Pastrana, ako, pati lang aking mga kasamahan, ay nalalahimik na. Ayaw na namin ng gulo. Alam ko, pero humihingi ng tulong ang pamahalaan. Alalahanin mo, ngayon lang kayo makakagat eh, sa mga biyayang tinatamasan nyo. Huwag kang mag-alala, Lilo. Makakatulong mo si Kapitan Torno. Amal! Amal! Nako mo si Tutwik! Tutwik! Eh, ano ngayon kung nakaya si Tutwik? Ahmad! Huwag mo sabihin marami kayo! Kapag ako kayo nagalit, umus kayo! Halika! Ayaw mong lumapit! Ayaw mo! Antigas ang ulo mo, ah. Baka gusto mong palamutin ko yan. Huwag naman, Toothpick. Hindi naman kami lalaban sa iyo, eh. Kung ang ipinarito mo'y tungkol sa parte yan, eh, ikaw nang bahala ko anong gusto mo, payag ako. Hindi yan ang ipinarito ko, Ahmad. Payag din ako. Kung gusto mo, suloy mo na lahat. Kaya lang, lilipat kami ng ibang lugar. Wala kayong lilipatan. Mula sa araw na ito, itigil mo na kalakuhan mo. Kung hindi, wala ko ititira kahit sa oskuro. Ba't naman ganun, Toothpick? Hindi ka naman namin binabangga, ah. Ang protection racket ay labag sa batas. At yan ay iniutos ko sa'yo. Natigilan mo! Ahmad, si Feliciano Luces ay taohanan ng pamahalaan ngayon. Si Feliciano Luces ay muling nabuhay sa baril hanggang siya'y tawagin haaway ng batas numero uno ng Mindanao. Importante sa buhay natin yung ginagawa ko. Sa'yo lang, kasi uho ka sa pagpatay ng tao. Sanay ka sa buhay na mapanganib. Ang panganib ay nasa lahat ng lugar. Nasa lahat ng oras. Oo, pero maaaring iwasan. Kung ayaw mo umiwas, kami mag-iinang aalis. Bahala ka kung anong gusto mo. Lumayas kayo! Lilo? Anasal? Halika, pasok ka. Anasal, turus ka. Assalamualaikum, Mila. Kung sawa ka na sa trabaho mo, alam mo kung saan mo kami makikita. Lilo, bakit? Wala. May konting tampo lang. Kaya na sa loob. O ano ba atin? Untut ka. Salamat. Lilo, importante ang sadya ko sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa mga headlines ngayon. Public enemy number one ka na sa buong Mindanao. Ano ba nangyayari sa'yo? Aki, pulis ka, wala kang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa ay para sa militar. Sa katunayan, si Captain Torno ay laging ko kasama sa aking operation. Captain Torno? Nasal, marami ka pang hindi nalalaman.
Sir. Captain Torno, you are under technical arrest. Lieutenant, put him in the stockade. I'm sorry, Captain. Kustana! Bakit? Nakakagulat ka. Talagang magugulat ka sa ipabalita ko sa iyo. Tungkol saan? Si Kapitan Torno, in the stockade. Bakit? Nag-ibisiga si Nasal sa headquarters at nalaman niya na tayo palang gumagamit kay Commander Toothpick at hindi ang militar. Siguradong makakarating kay Lilian. Lalong magiging delikado ang lagyan natin. Yun nga inaalala ko. Ayusin mo si Nasal. Ako ang bahala kay Lilo. Dugan! Boss? Boss? Kunin mo si Yasmin. Oo, boss. Hi, Lilo. Yasmin! Mukha yatang may problema ka. Bakit mo naman nasabi yun? Ngayon lang kita nakita uminom, ah. Wala naman. Untod ka. Hanga din naman ako sa'yo. Militar pang alalay mo. Hindi ko kasama ang mga yan. Nag-iisa lamang ako. Anong gusto mong inumin? Brandy? Beer? Huwag na. Mahirap makipag-inuman sa'yo, eh. Baka madamay pa ako. Bakit naman? Lilo, hindi kaila sa akin ang buhay mo. Alam ko na marami nagtatangka sa'yo. Kung makikipag-inuman ako sa'yo, hindi dito. Muslim ka. Halagida ka. Inum ka pagugupi sa mga Christian. Ungkay no, kapat kabus sa psugo kay Lucis. Otero apor kaaway. Anto na suwa ang ka. Apiya ka Muslim. Ay supa ka sakitan. Mariduitan. Tingin kang puroon na ginawang ka nasal. Kamagang kamatay. Di ako ninikalap o baka kumatay. Asaray patayakan. Natindik ko inarekan. Totoo bang may bisa ito? Siguro hindi pa lang nagagawa ang balang magpapatumba sa akin. Kung isuot ko kaya ito, hindi na kaya pasukin ang balang katawan ko? Huwag mo nang pakailaman to, Osmin. Bayaan mo na lamang ang bala ko ang pumasok sa katawan mo.
Tingnan niyo, Barilo. Baba! Mga buang! Sino may utos sa inyong painan ako ng babae? Sino? Wala kami nalalaman doon, boss. Kaya lang kami nandoon para malaman kung ano nangyari. Pumasok kayo ng kwarto. Para alamin ninyo ko okay patay na, di ba? Hindi ko totoo yan, boss. Anong kumpanya kayo? Ano? Ikaw? Ano? Sino amo nyo? Si Kapitan Torno, boss. Usman! Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para mabuhay. Boss, huwag! Lumayo kayo dyan! Huwag, boss. Si Captain Torno lamang ang makapipigil sa pagsabog ito. Ipitin na nonyo. Ipit! Sige! Maghintay kayo sa kanya. Oh, Noy, ingat na 'yo. Pamalaglag. Okay, buddy. Oh. Ano? Manong! Oh, Pidong! Noong mga sundalo yun, ah. Mga imposter lamang yun. Bakit ka napasagsag? Noong napatay si Jepe, sinasal, pinatay? Sino pumatay? Pangkat ni Pistrana. Lahat ng paliwanag ay ginawa ko na dahil pareho kaming Muslim. Pero masyado siyang straight, kaya napilitan ako. Ngayon, si Lilo na lang ang problema natin. Huwag niyong intindihin si Lilo. Kayang-kayang paikutin ni Yasmin yan. Eh, bakit hanggang ngayon wala pang balita sa kanila? Huwag kang masyadong mainip. Mamaya lang andito na si Yasmin. Lilo? Ako nga. At buhay na buhay. Hindi katulad ni Lasal, na madali mo pinapatay. Lilo, wala akong nalalaman doon sa sinasabi mong yun. Yung mga taong pinagpanggap mong militar ay hindi na makababalik sa iyo. Akala ko kaibigan kita! Huwag kaibigan tayo, Lilo! Tama. Kung hindi kita naging kaibigan, kanina ka pa bulakta dyan. Komo, magkaibigan tayo. Bibigyan kita lang pagkakataon para mabuhay. Ayoko. Lilo. Barilin mo ko. Sige, kalbitin mo. Kunin mo. Kapag ako'y tinablan, ligtas ka na. Kapag hindi, may dahilan ako para patayin kita. Kunin mo! Kunin mo! Ayoko. Kalbitin mo! Ayoko. Putok mo! Sige! Alam ko naman, hindi ka tinatablan ng bahala nilo eh. Galaw naman pala eh. Bakit pinagpipilit ang buko ipapatay? Hindi pala ako tinatablan. Lilo! Oh! Lilo! Thank you.
Alang-alang sa pagkakaibigan natin. Marami mong anak, Lilo. Lilo, mama ka. Marami mong... Sa batas ng kagubatan, bago patayin ng isang traidor, ay mahabang palong muna siyang pinahihirapan. Sa dahil ng magkaibigan tayo, maaga kong tatapusin ang pag-iirap. Huwag! Huwag sa pagkakaibigan natin! Kasama, maraming salamat sa inyong lahat. Usman, pakisabi mo lamang kay Ama. Saka na lamang kami magkikita. Kaya niyo, makakarating. O sige, makakaalis na kayo. Mapdakan! Tanaro, magan! God damn it! Sobra na yung si Lucis. Kung pumatay ng tao ay parang pumapatay lamang ng hayop. Kasi, totoo meron siyang anting-anting, sir. Pati ba naman ikaw, tinyente, naniniwala sa mga kalokohan yan? Hindi lang ako, sir. Pati mga periodista. Nakainkwentro mo na ba siya? Hindi pa ho, sir. Pwes, hindi ka dapat maniwala. That is an order. And this is your assignment. Get him, dead or alive. Yes, sir. Mila, bakit hindi ka pa natutulog? Lilo! Oh, bakit? Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Nawala ka daw. Nawala? Iniiwan kita? Hindi ba rin mangyari yun, kaya nga kita sinundog, walang mahal kita eh. Hindi yon. Napatay ka daw. At nawala sa iyong kwintas. Hindi maaaring mangyari yon. Walang sino mo lang maaaring gumawa sa akin ng kwintas na ito. Si Mao. Si Mao? Hindi gagawin sa akin ni Mao yan. Alam niya na mahal ko ang kanyang lipi. Alam din niya na kailangan ko ang kapangyarihang ito sa pagkatanggol ng mga naapi. Lilo? Yung mga bata. Mila, dali ka dyan. Tumuloy kayo sa banyo. Lon? Lon? Bukaw na. Hindi ka mo magaling din, ha? Santos to! Sumuko ka na pagkat napapaligiran ka namin! Kung susuko ka ng matahimik, bibigyan kita ng pagkakataw ipagtanggol ang iyong sarili sa hukuman! Ah!
ka mo! Nagsasayin lamang kayo ng bala! Ika-24 ang Hulyo, taong 1982, nagwakas ang kasaysayan ni Lilo batay sa salaysay ni Ginang Nila Paterno Lucis at ilang kamag-anak. Lilo!